Oh, ready na ba kayo para sa practical tips sa pag-memorize? Oo, kasi hindi pa eh. Sa last video, share ko sa inyo yung mga fundamental principles in memorizing. Sa video na to, punta naman tayo sa practical tips. Ginawa ko to sa law school dati at pati na rin ng mga friends ko noong nagre-review kami sa bar exams. Applicable rin to sa ibang field. Depende na lang kung gaano kayo ka-creative, mga meng. Para po sa mga bago dito, ako nga pala si Attorney Errol. I make videos about law, self-development, and lifestyle design. Kung gusto nyo yun, subscribe ka na! Click mo na rin yung bell icon para ma-notify ka pag magpo-post ako. Without further ado, arat! Number 1. Prime your mind first. Have a background of the topic. Basahin nyo muna. Hindi naman kailangan i-memorize kagad. Intindihin nyo lang yung essence ng binabasa nyo. Sabi nga natin sa first video, understanding the provision first will help your mind accommodate the memorization later on. Memorize the essence, not word for word. If you are to memorize the exact words, make sure you understand the meaning and explanation behind them. Legal terms and concepts are but empty vessels without understanding its essence and the reasons behind them. Oh, for example, ang readings nyo ay Articles 1 to 10 of the Revised Penal Code. Before beginning to read the textbooks, kodal muna. Scan and skim lang. Start with the headings or titles, then work your way through the text. You can highlight just the titles to let your mind know the topics to expect. Notice the wordings of the law. Note any unfamiliar legal terms. You can jot it down on a separate piece of paper. Then, pwede na kayong mag-jurisprudence and or textbooks. Dapat kodal muna ang uunahin. Pwede mo itong i-apply sa ibang course or field. Alamin nyo muna kung ano yung aaralin nyo. Make sure na naiintindihan nyo muna. Prime your mind first. Huwag bibiglain. Parang kotse lang yan, mga meng. Kailangan mainit muna ang makina bago patakbuhin. Dapat may proper maintenance. At syempre, malupit na change oil. Number 2. Chunking or batching. May mga provisions tayong binabasa na napakahaba. Pag mahaba yan, ma-overwhelm yung utak natin. The next thing we know, nagpo-procrastinate na tayo. So ang key dyan is to break it down into small and digestible information. How? By chunking, grouping, or batching them. Effective to sa long caudal provisions or sa series of short caudal provisions. Kung related ang caudal provisions or kung meron silang similarities, i-group nyo sila. Kung hindi naman, i-group nyo sila in such a way na mas madali yung flow or mas madali i-absorb. Once grouped, you can create a mnemonic or a story out of it. Dito papasok yung pagiging creative nyo. Kadalasan kasi, mga meng, may mga provisions na lahat ng elements nandun na, pati yung corresponding legal effects. Sa mga ganitong scenario, ang maganda, hati-hatiin nyo. Unahin muna, what is it about? Then, ano yung mga kailangan? And then, ano ang legal effect pag lahat ng yon ay nakuha? Intindihin nyo yung first part. Then, go on to the next one. Rest for a bit for every part na na-absorb mo. Let it simmer in your subconscious. Then, go on to the next one. For example, yung lawyer's oath. Para sa mga hard copy niyan, lagyan nyo ng slash per segment. This segment consists of an idea which is part and parcel of the whole provision. Kumbaga, hinimay-himay mo yung provisions. Para naman sa digital copy, ilagay nyo sa Microsoft Word. Tapos, gawing next line ang kada comma. Every line represents the segment or concept or idea na hinimay-himay nyo. Ganyan ang ginagawa ko sa codals ko noon. Nilalagyan ko ng slash sa bawat phrase. Pag nakita ko yung slash na yon, ibig sabihin nun, tapos na yung isang concept. Pag nakita nyo kasi yung ibang provisions dyan, nakakalula. Pag nalula tayo sa task, mas malaki ang chance nating mag-procrastinate. Para maiwasan yun, i-chunk nyo or i-batch nyo yung mga aralin nyo. Ox! Oh, number 3. Contextual learning. Under the contextual learning theory, learning occurs only when students process new information or knowledge in such a way that it makes sense to them in their own frames of reference, their own inner worlds of memory, experience, and response. So basically, aaralin lang natin yung mga concepts in a way na ma-apply or ma-connect natin sa sariling experiences natin. Ang mga common ways dyan ay yung creating an image or story, association and correlation, immersion, and environment. Yung sa first one, creating a story or image, effective siya kasi mas madaling i-grasp yung mga concepts. Naaalis siya sa pagiging complicated ng legal terms.
Mas maganda kung yung story ay personal experience, favorite mong movie, or some story na memorable para sa'yo. It's either yung plot ay pareho, or gagawin mong reference yung mga characters. Pag mas creative kayo dito, mas madali niyong maalala. Your image or story must be vivid enough to be easily remembered. So for example, yung plot, kunwari na-experience nyo ng mag-observe sa court hearing, i-recall mo yung nangyari nun, tapos i-relate mo doon sa binabasa mo. O next example, yung sa character naman, yung case ni Attorney Edilion. Ito yung case ng isang lawyer na ayaw magbayad ng IBP juice. Para maalala nyo yung case na to, tandaan nyo lang si Attorney Edilion. Ayaw magbayad ng IBP juice? Edilion, tanggal. Mas madali nyo siyang maaalala. O next naman, association and correlation. Dahil may nabuong neurons with respect sa previous knowledge mo, mas madaling ma-access yon kung yun mismo ang iisipin mo. Same thing with creating a story or image. You are learning it through context and previous knowledge. Kaso, pagdating sa association and correlation, hindi lang sa previous knowledge. Kasama dyan yung objects, places, and persons. For example, yung kasong Republic versus Kagandahan. Sa kaso na to, gustong ipabago ng petitioner yung gender niya from female to male. Tsaka yung pangalan niya from Jennifer to Jeff. Yung petitioner kasi sa case na to ay merong congenital adrenal hyperplasia or CAH. At ayon sa discussion ng Supreme Court at pati na rin doon sa naaral ko noong nasa nursing pa ako, kapag kasi merong CAH ang isang tao, nag-overproduce ng androgen ang adrenal glands, which in turn would result in pronounced male characteristics. So ibig sabihin, naging intersex siya or merong characteristics ng both male and female. Since walang human intervention ang condition niya, pinayagan siya ng Supreme Court na baguhin ang gender niya from female to male and yung name niya from Jennifer to Jeff. Ang palatandaan ko dyan, kagandahan. Ka, C-A-H, kagandahan. O diba, mas madaling maalala. Okay? And then yung immersion. Kaya mahirap mag-aral ng mga technical na subject. Eh kasi nasa libro lang lahat. May mga pictures yung iba. Kaso hindi mo nakikita first hand. Sa law, walang pictures. Purely text na puro legal terms na nakakalula. Kung dun ka lang magre-rely, mahihirapan ka talagang intindihin. So kailangan mong mag-resort sa paggamit ng imagination mo. With immersion, hindi mo na kailangan mag-imagine kasi may experience mo lahat first hand. Parang OJT. First-hand experience. Majority of the senses are involved, thereby creating a great learning curve. Ang problem lang with immersion, makikita mo rin yung faulty compliance sa written rules. Tapos baka isipin mo na yun ang tama. Kaya nga guys, importante pa rin yung meron kayong theoretical knowledge. Kasi dun mo mako-compare kung tama ba yung application tsaka doon sa theoretical. O for example, court observations. Makikita mo how things work sa trial. Yes, hindi mo maiintindihan initially, pero once binangga mo yung napanood mo doon sa nababasa mo, mas madali mo na siyang maiintindihan. O isa pang example, information. Mag-research ka ng copy ng information sa Google. Kasi pag nakita mo mismo yung itsura nun, mas mabivisualize mo yung mga discussions sa textbooks, lalo doon sa criminal procedure. At syempre, yung environment. Use your environment to your advantage. Environment in this sense pertains not only to the physical environment, it also pertains to all factors surrounding you. This includes the actual place where you study, the lighting, the background music, and even the smell of coffee. Effective to kasi yung mismong environmental factor na yung nagiging trigger or stimulus para ma-activate yung brain mo. It can tell your brain that it is study time and it can also tell your brain to recall something related to that environment. For example, studying on a table versus studying on your bed. Since lagi kang nasa kama mo para magpahinga, it triggers your mind to think na rest time na. Pag doon ka nag-aaral, chances are hindi active ang brain mo to study. Kaya kung meron kang study table sa bedroom mo, mas magandang i-position mo yon in such a way na nakatalikod ka doon sa kama mo. O ito, isa pang example.
background music, and smell of coffee bean. Nung nasa law school ako, mahilig ako mag-aral sa coffee shop. Hindi ko kasi kaya mag-aral sa bahay kung saan sobrang tahimik, tsaka may internet at may kama. Every time may exam kami, kumukuha ako ng isang pirasong coffee bean. Tapos inaamoy-amoy ko yon habang nagme-memorize at nag-aaral. Pagdating ng exam, dala ko rin yung coffee bean na yon at inaamoy-amoy ko habang sumasagot. Ang laking tulong kasi mas nare-recall ko yung mga inaaral ko that time. Nakokonnect ng utak ko yung amoy ng coffee bean doon sa topic na binabasa ko. Isa pa, yung background music. Pag nag-aaral ako noon, nakaloop lang sa earphones ko yung isang music habang nag-aaral ng topic na yon. Pagdating ng exam, kinakanta ko sa utak ko yung song na yon. Same effect, mas madali kong ma-recall yung inaaral kong topic habang pinapakinggan ko pa ulit-ulit yung kanta na yon. Ang weird pa nga eh, kahit hanggang ngayon, pag naririnig ko yung kanta na yon, naalala kong sino kasama ko nag-aral na yon, saan kami nag-aral, at kung ano yung inaaral ko that time. Grabe! Ito, yung same explanation kung bakit marami tayong memories pagdating sa kanta, sa food, o kaya sa mga lugar. O kaya diba minsan pag naririnig yung theme song nyo, o kaya nalalasahan nyo yung favorite food niya, or napadaan kayo doon sa favorite place nyo, naaalala natin siya. Aww. Sabi nga ni Juan Miguel Severo, ang mga lugar ay pawang mga lugar lamang at hindi tahanan ng mga alaala mo. We are reminded of the things occurring to us at that time. So, kung may ganitong phenomenon, why not use it in learning? Diba? Number 5, mnemonics. A mnemonic is a tool that helps you remember an idea or concept through the use of patterns, letters, numbers, rhymes, or acronyms. Basically, with this method, you create your own pattern. Ang common misnomer kasi dyan, pag sinabing mnemonics, limited lang siya doon sa paggawa ng new word gamit ang mga first few letters ng concept. Iba-iba kasi guys ang mga mnemonics. Merong music mnemonics, kagaya ng ABC nursery song, pero ang pinaka-common dyan ay yung verbal or expression mnemonics, which forms new phrases or words, and name mnemonics, which forms a name. Ito yung common understanding sa mnemonics. Ito yung kung saan bubuo tayo ng bagong word or concept base doon sa first few letters nung inaaral nyong sets of concepts. Dapat familiar or funny ang mabubuo nyong word or phrases. Itong method na to, effective to sa enumerations o kaya yung mga mahahabang listahan na dapat yung tandaan. Magandang resource dito yung San Beda Memory Aid. Ang dami na lang mnemonics doon sa bawat concept and bawat topic. O halimbawa, yung enumerations where no defaults are allowed. 5 yon. Ang mnemonic nila, SALENS. S stands for summary, A for annulment of marriage, L for legal separation, N for declaration of nullity of marriage, and S, small claims. So dun pa lang, mas madali mong maaalala yung enumeration dahil sa SALENS. And then, an example of name mnemonic. Oh, kilala nyo ba si Roy G. Biv? Ito yung mnemonic para sa colors of a rainbow. R-O-Y-G-B-I-V. Red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet. O diba, yung mnemonic nakabuo ng pangalan. Those are the common types of mnemonics. Again, expression or verbal mnemonic and name mnemonics. Number 6, use